Hi guys, it's Vlog 45. Magluluto tayo ngayon ng pusit para sa hapunan namin ngayong gabi. So bago natin siya lutuin, ilinisan muna natin siya. Tatanggalan muna natin siya yung parang pinakabuto niya. So tara, samahan nyo akong magluto ng pusit. So pagkatapos natin siya linisan, mga beshiwa, ihiwain natin siya sa mga cute size lang para marami yung ulam natin ngayong gabi. So yan, maliliit lang ang hiwa niyan para marami char. Okay, dahil transitionist tayo, ayan, nilinisan ko yan bago natin hiwain yung kamatis. So ayan na nga, naghiwa nga tayo ng kamatis. Maraming kamatis, mas masarap. Anong hiwa na ng kamatis, carry na yan. Basta nahiwa na siya, char. So, kahit depende sa inyo kung paano yung hiwa ng kamatis nyo. Kasi sa akin yan, ganyan lang para mas madali siyang hiwain. Sunod natin yan ang bawang. So, ayan. Kahit apat na pirasong bawang, kahit marami pwede rin. Pero, hindi naman namin kinakain yung bawang. So, ayan, apat na pirasong bawang lang. Pwede na yan. O ayan, tatagtarin nyo lang siya ng tatagtarin, pero huwag kayong manggigil kasi baka pati daliri nyo, matagtad nyo rin. Ayaw nyo naman siguro maisama yung daliri nyo sa ulam nyo, diba? So, yan, ganyan lang. Pagpasensyahan nyo na yung kutsilyo namin. Malaki talaga yan. Dahil konti tayong pinasosyal, gagamit tayo ng white onion. So, ayan, white onion ang gamit natin. Kayo na rin ang bahala kung paano hiwa ang gagawin nyo sa white onion nyo or sa onion nyo. Kasi ganyan lang ako mag-iwa ng onion para mas madali mag-iwa. Wala na maraming arte-arte. So ayun, magigisa na tayo. Pero bago tayo magisa, hugasan muna natin yung kawali para mas malinis. Yun, ganun lang. So ayun, ibuwas ang mantika na galing sa 1.5. Yan, ganyan kalaki yung mantika namin. Konti lang. So igisa ang sibuyas. Wala, mas gusto ko lang unahin ang sibuyas igisa kaysa bawang. Mas bet ko lang. Yan lang, ganun lang. Isa-isa lang hanggang sa maging translucent na ang ating sibuyas. Sa kanyo isusunod ang ating... Isunod nyo na yung bawang. So, ayan. Isa-isa nyo lang yan ng ganyan. Hanggang sa medyo mag-brown brown lang siya. Huwag isusunugin kasi papait yun. Pagkatapos mag-brown na siya, isusunod nyo na yung kamatis. Yan. Isa-isa nyo lang siya. Hanggang sa maluto. Alam niyo naman siguro kung paano yung lutong kamatis, di ba? So, ayun. Ayan, naragyan natin siya ng konting asin. Huwag siya naman daramihan kasi baka umalat. Luto na ang kamatis. Ilagay na ang cute size and bite size na pusit. Tapos haluhaluin nyo lang siya. So, ayan. O, pasensya na sa pot holder namin. Mickey Mouse pa yan. Haluin mo lang ng haluin hanggang sa masatisfied ka, kakahalo. Tiyari. What? Kapag napagod ka, kakahalo, saka mo lang siyang takpan. Ganun. Pag feeling mo may dadagdag ka pa dyan, o sige, buksan mo na, pwede na yan. Yun, o diba kumukulo-kulo pa siya. Tapos haluhaluin mo na naman ulit nang isa masatisfied ka na na makakahalo ng halo niyan. Kapagod ka kakahalo, saka mo lang maisipan maglagay ng paminta. Yan. Maraming paminta, mas masarap. Haluhaluin mo na naman siya ulit hanggang sa masatisfied ka naman o di kaya hanggang sa mapagod ka. Kakahalo ng halo niyan. Kapag napagod ka, takpan mo, tapos buksan mo ulit. Ayan. Pagbukas mo, nalagyan mo na pinagbabawal na technique. Teka lang, hanapin mo natin lahat na yun.
So, ayun na nga. Ito na nga po ang ating pinagbabawal na technique. Ayan. Sige, bud-bud mo pa. Ayan. Simutin mo pa. O, ayan. Okay na. Tapos, ayan. Halo-haloin mo na naman ulit ng haluin. Pero, huwag nyo i-overcook kung ayaw nyo maging goma yan. Halo lang ng halo. Lagyan natin siya ng kaunting nor. Yan, para mas masarap siya, di ba? Tapos, haluin mo na naman ulit ng haluin hanggang sa mapagod ka, kakahalo. Takpan mo, tapos mamaya-maya ay bubuklam mo siya ulit. Tapos marirealize mo na luto na pala siya. At pwede mo siya isalin sa lagayan. Hindi pala, titikman mo pala muna kung tama na pala yung lasa niya. Bukod sa lasa, titikman mo rin kung mas malambot na siya. Diba? Para alam mo na luto na talaga siya. At kapag tumikim ka, not once but twice, para masigurado mo kung luto na talaga siya at masarap. Ganun lang. Tatakpan mo, tapos bubuksan mo siya ulit. Tingnan mo, ayan. Bubuksan niya ulit. O, ayan. Binuksan na. Tapos, yun na pala. Luto na pala yun. Ito pa lang yung part na luto na siya. So, pakulo-kulo lang konti. Kukuha ka ng mangko. Tapos, sinalagay mo na yan. Tapos, tatawagin mo na sila para kumain na. Nagagaling-galingan ka. Pero, init na init sa ilalim ng mangko. Napapasok ka na pala, no? So, ayan. Tatawagin na natin sila para kumain na. Let's eat, guys.